Meron po nagtanong sa atin kung ano po ba daw ang ating pwedeng masabi tungkol sa sinabi ng isang politiko. Itong mahihirap, eh hindi naman daw nagbabayad ng buwis, reklamo ng reklamo. Ang tanong po niya, Mindanao Insider, totoo bang hindi nagbabayad ng buwis ang mga mahihirap? Ang sagot natin, hindi po yan totoo. Napaka-unfair naman yung ganyang klaseng pangungusap na pag mahirap ka, hindi nagbabayad ng tax. Ito nga, may kikwento ako sa inyo. Merong inaanak na masko kay ninong, bago lang, binigyan ng 200 piso si inaanak. So natural lang sa yan yung inaanak, takbo kagad dun sa favorite niyang fast food, umorder siya ng chicken na may spaghetti, wala ng drinks kasi nagtitipid. Ang binayad niya, 135 pesos mula dun sa 200 na tinanggap niya kay Ninong. Ngayon po, kung susuriin niyo yung resibo na binigay sa kanya ng fast food, dun sa 135 na binayad niya, 14 pesos at 46 centavos doon ay tax. So lumalabas na itong si inaanak, hindi nakaligtas kay tax. Nagbayad siya ng halos 15 pesos, so dapat sana 120 lang yung babayad niya, ay naging 135. Woo! So yan, maliwanag na maliwanag, wala nga kita tong sinaanak, pero nagbabayad pa din siya ng tax. So mali si Mr. Politico, hindi po komo walang kita o hindi po komo mahirap ay hindi nagbabayad ng tax. O bibigyan ko pa kayo ng isang example. Ang sabi ni Mr. Politico, itong si Mamang Tsuper, hindi daw nagbabayad ng tax. So, suriin natin yung resibo ng binayad ni Mamang Tsuper sa paggagasolina niya. Nagbayad siya ng 1,000, pero tignan niyo yung resibo. Ang 107 and 14 centavos dyan, tax o bayad si Mamang Tsuper ng tax. Walang ligtas. Eh, ang nakikita niyo pong resibo, ang nakalagay dyan na tax, 107.14 baht pa lang yan. Madami pa pong ibang tax na kalakip yung binayadan ni Mamang Super. May mga fuel tax, pati yung income tax, corporate income tax na nagbebenta ng gasolina, nandyan din yan. Kasi syempre, tinatax sila, ipapasa nila yan sa bumibilit. So, patong-patong na yung mga taxes na binayadan niya. At natural, dahil nagmahal ang gasolina, dulot ng taxes, hihingin niya ng pamahalin ng pamasahe. So pagsakay mo sa jeep, damay ka na dun sa daming-daming binayada na yan. Kaya Mr. Politico, ayus-ayusin mo mong mga pangungusap mo. Hindi naman ko mo mahirap, hindi nagbabayad ng tax dahil ang totoo, yung mga mahihirap na yan, hirap na nga, yan pa ang nagpapasahod sa inyo.